Good day sa inyo mga kabrum-brum. Today's video is magluluto po tayo ng ginataang tilapia. Na usually, pag day off, tayo po ang nagluluto. At nire-request din po yan ng mga bata. Day off naman po si Mrs. Baliktad. Ako naman po magluluto. Maraming salamat po sa pagbisita niyo po sa aking channel mga kabrum-brum. Pakisubscribe naman po ng aking YouTube channel at pakipindot na rin po ang aking bell button para updated po kayo sa aking video na aking gagawin. So, intro po muna. Guys, to mga kabrum-brum ko, today's video is magluluto po tayo ng ginataang tilapia. Ayan. Dahil linggo po ngayon, day off ko, ito po kasi yung isa sa aking talent na ginagawa ko lang pagkalinggo. Si Mrs. naman na nagpapahinga sa pagluluto, ako naman na nagluluto pagkalinggo. So ito po yung kanyang mga ingredients. Meron po tayong luya or ginger, garlic, na ni-slice ko ng maliliit, sibuyas, ito yung Coco Mama Frescata, magic sarap, and yung ground pepper or pamintang durog, siling haba or siling green, and then fish sauce or patis. So dito naman po yung 1 kilo, 1.5 kilo ng kanyang tilapia. Ito po yung kanyang pechay. Ayan. So simulan na natin mga kabrum-brum. So guys, dito makikita po natin nagpapainit po tayo ng kawali para igisa na po yung ating mga ingredients. Sa ibang nagluluto po ng ginataang tilapia, ang ginagawa po nila sa aking base sa aking mga review is nilalagay na po nila lahat ng sangkutsa, pati gata, kasi then pakukuluan na lang po nila and then titimplahan. So sa akin, ginigisa ko muna po yung sibuyas, luya, pati yung bawang para mas lalo pong sumarap. So simulan na po natin. Okay, so guys, sa pagkakupo po yung nagigisa, inuuna po natin yung ating bawang. And then susunod po natin ng ating luya. And then susunod po natin ng ating sibuyas. So guys, ito ilalagay na po natin yung gata. Gawin po natin siya. And then ilalagay po natin yung patis. Pwede po tayong maglagay ng asin pero optional po. Pag final na po yan, pag naluto na, saka po tayo kukuha ng timpla kung okay na sa inyo yung panlasa. Patis, asin na po yung ilalagay natin. Then optional din po kung magdadagdag po tayo ng tubig. Natin ng konti. Nalagay po tayo ng konting tubig. Ayan. And then, isusunod na po natin yung tilapia. Basta ito, Andre? Opo. Susunod na po natin ng ating tilapia. Oh, yeah. And then, pakukulaan po natin siya ng about 10 to 15 minutes. Tatakpan po muna natin siya. Ayan. Cut. So then, bago po natin pala, nakaligtaan po natin, bago po natin siya pakuluan, sabay na po natin yung ating siling green. And then, patakan na po natin siya ng magic sarap. Okay. And then, habang kumukulo po yan, lagay na po natin yung ating pamintang durog. Ayan. Optional din po kung gusto natin lagay ng pamintang buo para mas lalong lumasa. So
guys, napakuluan na natin ng about 10 minutes. So, ilalagay na po natin ang ating pechay sa ibabaw. Requesto lagi ng aking mga chikiting pagka Sunday na ako raw ang magluto. Yeah. And then, takpan natin and then hayaan po muna natin siyang kumulo para ma-absorb niya yung gata papunta dun sa gulay. So, takpan po muna natin. So mga kabrum-brum, yan, you're ready to serve na. So yan sir, yan mga kabrum-brum, naka-serve na ang ating ulam ngayong tilapiyang gata. So ayan. Yummy! Yummy! Sarap, umuusok-usok pa. Ayan, ayan. Parang sigarilyo. Sumuot talaga yung gata sa kanyang sangkap, sa kanyang isda. Kain na mga kabrum-brum. Kain na mga kabrum-brum. Ayan. Kalahati agad ang ulam.